Gusto niyo po bang humaba at lumaki ang inyong ari? Naturally, may paraan. So if you do like my content, mga madami sir, just don't forget to please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, Facebook page, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! So pag sinabi mong lumaki at humaba, naturally, definitely, blood flow po ang may kinalaman dito. So ibig sabihin, paano nga po ba dadami ang pagdaloy ng dugo sa ari ng isang lalaki para lumaki at humaba? Number one, do the aerobic exercise. Tinatawag din po itong cardiovascular exercise or cardio exercise. Kailangan po natin palakasin ang ating pelvic floor muscles. Ito po kasi nagsusuporta sa ating pantog and even sa ating bowel. Sa pelvic floor exercise po, yung tinatawag natin na Kegels exercise. Nakakatulong po ito both gender. Alam niyo po ba sa mga kababaihan, nakakapakipot po ito ng ari. Hindi lamang po yun. Sa mga kalalakihan naman po, ito po ay nakakatulong para mag-increase ang blood flow. Definitely, mag-i-increase po yung size ng kanilang ari. Next, manage your stress. At kung ang stress ninyo ang inyong partner, huwag niyong iwanan. I-manage niyo lang. Next, kailangan po nating tumigil sa paninigarilyo. Pakinggan mo muna ako, huwag ka mag-skip. Alam niyo po ba na kapag ang isang lalaki po ay naninigarilyo, binabago po nito yung lining ng ugat ng isang tao. So, ibig sabihin, sa mga kalalakihan, nagkakaroon po ng problema sa produksyon ng tinatawag na nitric oxide. Kapag ang isang lalaki po ay mababa ang nitric oxide, definitely po, hindi po magre-relax yung muscle na papunta sa inyong ari. Ipo dyan, less po yung dadaloy o papasok na dugo. So definitely, decrease po ang pagtigas ng ari ng isang lalaki. Next, pwede rin po kayo mag-take ng mga ilang supplements katulad ng mga herbal or dietary supplements katulad ng ashwagandha na nakakatulong po ito increase ang blood flow papunta sa inyong ari. Ang mga natural methods na ito ay nakakatulong po mag-increase ang blood flow sa inyong ari. Definitely, it will provide good erection. At kung sakali pong hindi po ito gumana, mas mahinam pa rin po kumonsulta sa inyong urologist, sa ating mga doktor, dahil posible po na meron kayong dinadalang underlying conditions na kailangan po ng treatment ng isang doktor.